My chocolate hills the Korea? Pag-usapan natin yan! Ito po ang inyong Pinoy Abroad Korea! Hindi po kayo namamalikmata at tama po ang narinig ninyo. Nandito tayo ngayon sa Korea. Pero ano nga ba itong mga ito na mistula ay Chocolate Hills? Bago po natin ituloy itong programang ito, I just want to introduce to you our newest segment. It's called Pinoy Abroad Korea Travels, wherein we feature different places that we go to and travel to. Now, it could be Korea. For now, it's going to be domestic because of the ongoing pandemic. But eventually, hopefully, fingers crossed and God willing, we'll be able to expand to other horizons. So, sundan niyo po kami dito sa Pinoy Abroad Korea Travels as we explore Korea and beyond. Let's learn some more in Pinoy Abroad Korea Travels! Tunay na kamangha-mangha at agaw pansin ang mga bulbunduking ito na matatagpuan sa iba't ibang bahagi ng Korea. Ngunit, ano nga ba ang mga ito? Ikaw pa ay magugulat kapag sinabi kong hindi ito natural at sa katunayan ay mga man-made na structures. Ang mukhang Chocolate Hills na ito ay ang mga sinaunang libingan na may laking ilang metro lamang hanggang sa about 360 meters in diameter and a height na 60 meters. Ang nakikita po natin dito ay ang tinatawag na tumulus kung nag-iisa or tumulay kung marami. Ito ay tipong version ng Korea of the pyramids na meron ng Egypt kung saan nakalibing ang mga ancestors nila. Ang sukat ng iyong mount ay nakapatay sa iyong posisyon sa lipunan. Kung kaya't, kung ikaw ay isang hari, sa iyo ang pinakamalaking burol sa libingan iyon. Kasunod sa sukat ang tumulus ng Reyna. Kung ikaw naman ay isang ordinaryong tao lamang, syempre, mas maliit ang iyong burol. Isa pang nakakamanghang fact ay ang paraan ng paglibing ng mga sinaunang Koreans sa kanilang mga ninuno. Hindi pahiga, kundi patayo ang pagburol sa kanila. Kung kaya't, it makes sense na burol ang paraan ng kanilang paglibing. Ito yung tipong binurol ka sa burol. Get it? Burol? Sa burol? Or burol? Nabuburol na ako ah. Bago tayo magpatuloy, kung inyong nagugustuhan ng ganitong klaseng content, favor naman tropa at palike ng video na to. Comment ka na rin kung may gusto kang content about Korea na gusto mong i-cover ko. Siyempre, isang mahalagang bahagi sa paglago ng channel na to ang inyong subscription. Please subscribe and click the notification bell for more of Pinoy Abroad Korea. Ayan, tuloy na po tayo. Isang malaking bahagi sa kasaysayan ng Korea ang mga ancient tombs. Pero sa kadalasan ay hindi ito napagtutuunan ng pansin. Most likely, first time mong marinig ito kahit ang dami mong alam sa K-pop, Korean drama, at history. Sa iba't ibang bahagi ng Korea, makikita mo ang ganitong klaseng mga tanawin na naka-embed sa modern parts of Korean cities. What's impressive about Korea is how they seamlessly integrate the high-tech present to their historical past. One of the most amazing things that you will notice here in Korea is how much respect they give to the elderly and even to the ones that they have not met before, like their ancestors. Isa sa mga Confucianist virtue na pinapamuhay pa rin sa modern society ng Korea ang filial piety o ang paggalang sa mga magulang, nakakatanda at mga ninuno. Ang classic filial piety na sinulat ni Confucius ang batayan sa paniniwalang ito. Agad-agad mong mapapansin kung gaano kahalaga ito sa mga Koreans sa araw-araw mong pakikisalamuha sa kanila. Ating mapapansin na ito ay isa rin sa mga bagay na likas sa ating mga Pilipino, ngunit paunti-unti nang naglalaho dahil sa impluwensya ng ibang bansa sa ating kultura. Isa sa aking hangad na sana kung meron man tayong mga bertud o paniniwala na pwedeng mapanatili, isa na dito ang filial piety. Ito po ang inyong Pinoy Abroad Korea. Thank you for joining me in Pinoy Abroad Korea Travels. Hanggang sa muli!